So, sino gumagamit sa inyo ng TradingView? Trading, whether you're using TradingView or your Investagrams, parehas naman yan updated. And basically, ang gagawin natin is kung makikita nyo dito, kung makikita nyo itong nasa, ay wag na natin lakihan, wala naman palang ibang details. Kung nakikita nyo itong nasa right side ng aking screen, nandiyan yung mga coins ng mga nilagay ko na dito sa aking parang consider this as my trading universe. Or please type universe if you also have this one. So, mga shortlist lang para at least madaling isort kung anong tawag dito, di ba, ng ascending and descending. So, at least makikita natin kung sino yung mga top gainers and top losers. Although, pwede nyo naman makita yan using other platforms. Meron tayong mga websites dyan na pwedeng tignan. And actually, Binance. Sa Binance, makikita mo rin yung mga top gainers, top losers. But this one is also enough considering na anong tawag dito? Nandyan na lahat supposedly. Ito, mostly ng mga nandito is mga nasa futures. Yung mga pwedeng matrade sa futures. Isa nga to sa mga gusto ko rin ayusin kasi gusto kong parang gawing nakaano kasi to yung symbol dito kung mapapansin yung merong .p which indicates na futures tong chart na to. So gusto ko na din siyang gawing spot kasi parehas lang din naman eh. 'Di ba? So para at least pag nagte-trade ng spot hindi na masyadong ano. Although parang same concept or same din naman yung chart. So tingnan na lang natin. So ang ginagawa ko usually is meron akong mga sections kung nasaan yung ano. So this one is for scalping. Hindi ko pa to naayos talaga eh. Usually mga nasa ano lang to, yung mga volatile talaga ng mga coins. Ideally lima. Lima yung pwede nating i-scalp. Diba doon lang, kumbaga parang yung mga round trip trades na yung pataas and yung mga pababa. Pwede natin, whether long or short, pwede natin masakyan. So, lima. And then, but basically, nandito talaga yung parang masabi kong hit list ko. Ito, trade list. Ito, dumami na rin kasi hindi ko pa rin ito na-update. So, basically, ayun ang gagawin natin for tonight. Ayun yung kinakatamaran. At, pinoprocrastinate. So, new listing, AI coins, China coins, zero knowledge coins, meron kung ano-ano mga sections, ano, and then heavyweights. Makita natin heavyweights talagang parang ano. Down din talaga ngayon with the biggest loser, itong ano, LTC. And then, nasa yung BTC? 2.61% ayun. Oh, di ba? Nasa short leg na pala ang BTC after hitting a resistance somewhere here, which basically, lower high play, di ba? Teka lang, ba't ganun? Hindi ko kayo maano. Ayan, okay. So, patugtog kaya ako dito para at least hindi naman kayo ano. Hindi naman kayo nag anong tawag dito? O meron tayo dito, oy Ryan, no? I miss you too. Marvin Yee, Kap, nagda-Darvas box ka pa ba? Oo naman, syempre. Although sa trader development, we call it a box theory para hindi na masyadong box theory. So, hindi na masyadong ano. If hindi alam nung nakararami, ako yung kumawa ng comprehensive module, yung what's popular now nowadays dun sa Darvas box. So, kaya ginagamit namin yan sa trader development. Yung everything about, especially for the P4P students, mas gamit na gamit yung box trading system. Kasi marami kaming, ginagawa namin siya mostly pang measure ng mga anong tawag dito ng mga bagay-bagay especially ng momentum and ng pang ano. MYM from Julius is magkakaroon tayo soon ng MYM. I've already contacted some of the mentors ng MYM and they're very excited naman. So shout out din kila Joseph and company. So ito yung gusto kong gawin. So nandito sa pinakababa yung trading universe. Ito sa pinakababa yung trading universe. Ito yung talagang parang nandiyan na lahat ng mga ano. Ang gusto kong gawin is ilipat ko na tong mga to. Iisa-isahin ko to. So baka ma-board kayo ah. Pero ililipat. Hindi ko alam kung meron kayong anong tawag dito. Better way of doing this. Pero ako kasi medyo manual lang ako. So ililipat. Pwede ba tong maraming ano? Ay pucha. Ay, pucha, pwede pala yun, no? So, hindi na natin kailangan isa-isa ito. Biruin mo nga naman, no? Pwede pala yun.
Pucha. Tapos ito ngayon, guys, ilipat ito sa pinakababa. Ilipat natin ito sa pinakababa. Para nandun siya sa pinakababa. Yun. Okay, parang universe ko is nandito. And then, itong zero knowledge coins. Gusto kong ilipat na rin to para mas magkaroon ng clarity. Iyan ako nito, ATH play. Tanggalin na muna natin yan. Itong ready. Sige, dito tayo sa ready now, ready soon na strategy. Ayan yung gamitin natin. So, AI coins, ililipat ko na rin yan dito. New listings, ilipat ko na rin yan dito. And then, itong scalp is ilipat na rin natin dito. So, basically, Arbitrum, trade list, itong scalp, new listings, wala na to. Gawin ko kayang trade list, ready now, ready soon. Ayoko na tong ready later. Sige, trade list na lang tayo para ready now na. O, di ba? At least, o. O, bigyan naman natin ng isang bagsak yun. In 3, 2, 1, boom, pucha, o. Ano na, kumbaga parang natapos na yung inaisip ko na mahirap. Pwede pala, at least you learn something new every day, ano? You learn something new every day.